Well, straight to the point na tayo mga kapupong ha. Well, marami kasi ang nagtatanong, ano daw ba ang mangyayari kung sakaling itong si VP Saray tuluyang ma-impeach o matanggal sa pwesto? At ang pinakamalaking tanong sino ang papalit na Vice President ng Pilipinas kung matanggal nga talaga si VP Sara? Well, isa-isahin nating pag-usapan yan at please correct me if I'm wrong na lang ha. Well, kung magtatagumpay kasi ang mga kalaban ni VP Sara sa politika, which is tulad na nga ng mga tinatrabaho ngayon ni Trillanes, at for example ay katigan nga si Trillanes at maalis nga sa pwesto si VP Sara, ay totoong mag-a-appoint ng bagong Vice President ang ating Pangulo? Pero ganyan lang ba kadali yan? Napipili lang si PBBM ng bagong Vice President niya? Actually, hindi madali yan mga kapupong. Dahil ang pagpili ng magiging bagong Vice President dadaan pa sa butuhan ng Kongreso at dadaan rin sa butuhan ng Senado. Well, talagang hindi magiging madali, di ba? Na alam nyo naman siguro na merong kani-kanilang grupo ang mga politiko dyan sa Congress at sa Senate, di ba? Na common sense na lang na for sure na ang pipiliin nila yung kaibigan o kaalyado nila sa politika. Pero keep in mind mga kapupong na yung example na yan kung magiging matagumpay lang sila sa pagpapaalis kay VP Sara bilang Vice President ng Pilipinas. Which is kung pagbabasehan nyo ang mga balita ngayon, ito na palang si PBBM ang nagre-request sa mga kapwa niya politiko na huwag nang ituloy ang binabalak nilang impeachment kay VP Sara. Walang sweet, di ba? I mean, nakakabigla, di ba? Na sa kabila ng mga salitang binitawan ni VP Sara kay PBBM, ito na mismong si PBBM ang parang nag-adjust. Pero ang malaking tanong bakit naman ito ginawa ni PBBM? Yan ba ay bukal sa puso talaga ni PBBM? O isang strategy lamang para makuha ang loob ng mga Filipino sa issue na yan? Anyway, kung pagbabasehan naman natin ang paliwanag ni PBBM kung itutuloy daw kasi ang proseso para sa impeachment ni VP Sara, talagang mag-expect na kayo na isa yan sa magiging dahilan sa kung bakit magiging busy na naman ang Kongreso at Senado. Na alam nyo naman na kapag nangyari yan, ay ang resulta niyang mga kapopong ay matatabunan na naman ang mga dapat na tulong na ginagawa ng mga politiko para sa mga kababayan natin. Well, ang reality kasi mga kapupong maraming mga politiko sa Congress at sa Senado ang gumagawa ng issue o sumasakay sa issue upang matabunan ang mga issues na kinakaharap nila na merong kinalaman sa korupsyon. Well, hindi na yan bago sa Pilipinas, di ba? Na maraming pangyayari dito sa Pilipinas na after ilang linggo lang na hindi na pag-usapan yung politikong nahaharap sa korupsyon, malilimutan o maaalis na yan sa isipan ng mga Filipino dahil sa mga bagong issues na naman. Well, dahil nga dyan sa mga nangyayari ngayon sa politika hindi na nakapagpigil itong mayor ng Baguio City para magkomento sa nangyayari ngayon kina VP Sara at PBBM. Anyway, pakinggan nyo na lang ulit ha. Mag-reconcile. Sinakalungkot. Nakakalungkot na we have two leaders na maapa naman. They have been good leaders. Na sana magtulungan na lang. Ako po'y nananawagan na sana ayusin po natin. At sana po i-address po natin yung mga serious issues po na hinaharap po natin, lalo-lalo na po itong problema natin sa corruption. From a personal perspective, being the mayor, nakikita ko yung impact nito sa ating, especially sa ating economy. Ayaw nating maranasan uli yung nung nagkaroon na series of ko, talagang bagsak at talagang naghirap ang ating mga kababayan. Sa mga hindi nakakaalam ay merong grupo itong sina Mayor Magalong na grupo ng mga mayors dito sa Pilipinas na ang hangarin magkaroon ng malinis na politika at maalis ang korupsyon. Which is ang isa na nga sa mga miyembro nila dyan ay walang iba kundi itong si Vico Soto. Pero ang tanong bakit nga ba mahalaga ang mga ganitong uri ng grupo ng mga politiko na naghahangad na linisin ang korupsyon dito sa bansa? Walang isang sagot dyan mga kapupong Kung dati kasi ay sikat ang Pilipinas sa buong mundo dahil sa pangalan ni na Senator Manny dahil sa usaping sports. Pero ngayon trending ang Pilipinas sa ilang bansa sa mundo dahil sa mga balita patungkol sa nangyayari ngayon sa politika sa Pilipinas. Well, medyo nakakahiya, di ba? Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon, mga kapupong meron pa ba talaga na pag-asa para luminis ang politika dito sa Pilipinas? Or kung meron man paano ba mangyayari yan? Well, okay lang ba na i-comment mo ang iyong sagot sa comment section?